nakita man naton kung ano ang buluhatan sa Vietnam, no? And our part is magpangamuyo sa ila, magsuporta kag magpangamuyo sa ila nga madamo pagid nga mga kalag ang ma-reach out paagi sang ilang ACE, no, sa ilang accelerated Christian education eskwelahan. So paagi sina ang mga Vietnamese people ma-reach out nila sang pulong sang Ginoo. Pray naton ang ila man tong bag-ong ministry, no, sa Sapa, no. I-pray naton nga ina mag-grow kag gamiton man sang Ginoo para madamo pagid nga mga Vietnamese ang makaangkon sing kaluwasan. And also kay missionary James Abukay sa Kaohsiung City, Taiwan, no. I-pray naton nga padayon siya gamiton sang Ginoo sa Taiwan, gaan siya ng Ginoo sang wisdom, courage, and more ideas pagid sa ministry. So sa grasya ng Ginoo nakita naton ang bunga sang pagpangabudlay sang aton nga mga foreign missionary. Syempre hindi lang sina, also sa aton nga mga local missionaries, no. Let's continue to pray sa aton nga mga local missionaries, no, sa Kalibo, Pastor Ali Perez, sa Pututan, Pastor Michael Aguilar, sa Pasip, Pastor Rosam Cortel, tapos Pastor Ronnie Sulabo, sa Haro, Pastor Rico Bores, Usan Masbate, Preacher Jason Gaton Bingawan, Pastor Arnel Altavas, Preacher Marty Banate, Preacher Anthony Aragon, Mandaon Masbate, Preacher Melvin Abukay, Pavia Iloilo, Preacher Christian J, and Lambunaw Iloilo, Preacher John Dexter, no. Padayon naton pangamuyon nila sila nga kusadiin gamiton sila gyapon sang Ginoo. I mean, sila makapadayon kag tagaan pagid sila sang Ginoo sang vision sa ministry, maprovide ang ilang mga pagkinanglanon adlaw-adlaw sa field. And let's continue to pray also for the spiritual growth sang tagsa-tagsa ka mga members sang aton nga mga local churches, no. And all right, let's pray for Dwight Doncillo and Ma'am Jessica Abukay sa ilang passport appearance this coming September 1. No, so once again, kay Dwight Doncillo and Ma'am Jessica Abukay, i-pray naton ang ilang passport appearance this coming September 1 nga hindi na kuno mag-hassle. All right? And then all right, so sa aton mga naka-tune in subong sa live, if may mga prayer request ka mo, palihog lang comment dira para ma-announce naton diri sa unan. All right, so let's continue to pray sa aton nga mga CBBC Mission Churches, no. Tagaan sila, padayon sila sang Ginoo sang leadership and safety and protection man sa field. And let's continue to pray also sa aton nga Sunday discipleship. So ari man diri sa aton nga prayer list, ara dira nakalista ang tanan nga disciples. So let's continue to pray sa mga disciples, sa mga ginapangtudloan sang mga disciples, no. First of all gid ang maturity, no, spiritual maturity of every disciples. And also sa mga disciples, let's continue to pray nga tagaan sila sang Ginoo sang langit nun yung kinaalam. And syempre patience sa pagtudlo every Sunday. So I hope and I pray nga tagsa-tagsa nag-attend discipleship program every Sunday, no. And let's continue to pray also sa aton nga Sunday school teachers, no, sa aton children's department nga madugangan kita sang mga Sunday school teachers. And let's pray man sa mga pagkinanglanon sang sininga department, no, sininga ministry nga maprovidean sang Ginoo ang mga lesson materials. And tagaan pa dayon sang Ginoo ang tagsa-tagsa ka mga teachers sang pagpalangga sa mga kabataan, and also wisdom sa pagtudlo and faithfulness sa sininga ministry. And let's continue to pray also sa aton nga building project. So ara na nakita niyo naman kung ano subong ang resulta subong sa aton nga building, no. Nakita niyo dira ginguba na ang babaw sang old dormitory sang mga lalaki, and amo na subong ang resulta. And by next week, so madugangan pagid ang pagkaguba sina. But praise God, so bisan wala kita budget, gaguba lang kita, but sa grasya ng Ginoo nakita naton nga ang Ginoo naga-provide, no. Pray naton na hindi makaabot 5 years, no. Personally, I do believe na hindi ni malabotan 5 years ang aton nga building sa grasya ng Ginoo human, no. And let's pray, no, ang aton himoon is to support, and syempre pangamuyon perme ang aton nga simbahan nga tagaan kita sang Ginoo sang panibag-o nga sanctuaryo nga telepono naton, which is mag
capacity siya sang at least, I think, 1,000, or magasobra pa nga mga members, at least hindi nakita medyo mabudlayan sa ato nga panimbaon. Nakita naman naton every Sunday, or I mean, Sunday after Sunday, nagaguto kita diri sa simbahan bangod, lack na kita sang space. That is why, gintagaan sang Ginoo si Pastor sang kinaalam, nga mag-extend kita sa aton nga, or maghimo kita liwat sing bago naton nga sanctuaryo. No? And then, pray man naton, padayon nga madugangan ang aton nga mga pungkuan, no? And materials for building completion. Electric funds, syempre financial needs, and electric and water bills. And also sa aton nga salakyan. No? Pray naton ng, nga ang simbahan madugangan ang aton nga salakyan. As of now, ang aton ginagamit per me sa soul winning and sa tanan nga ministry is ang aton nga van. No? So nabatay nyo naman, nagligad si Mana nga nagkaroon sing problema ang aton nga van, nasamaran siya. That is why last nga soul winning is nag-arkilada na kita. But salamat sa Ginoo nga nakaiuliwat ang aton nga van. But pangamuyan naton padayon nga madugangan pagid ang aton nga mga salakyan. And let's pray also sa aton nga sound equipment, no, nga maislan naton subong aton ang aton nga mga sound, and also sa mga madugangan pagid ang aton nga Sunday school rooms. Alright, some prayer request pagid. Alright, dugang natin sa aton prayer request si Nong Red Rene Boy Alaban. Pray natin ang iyang good health kag mag-ayo na ang sakit sang iya tiyan. Once again, si Nong Rene Boy Alaban, pray natin ang iyang good health kag mag-ayo ang sakit sang iya nga tiyan. And also pray man natin si Mrs. Arca, o si mama nakon. Pray natin si Mrs. Erin Arca, pray man natin ang iyang good health and recovery sa from fever. Sige, some prayer request pagid sa live. Basi may ara dira mga prayer request sa live. Paliog lang ko check. Alright, additional prayer request kay Mrs. Albania and Ma'am Des sa ilang good health and good weather for trip next week. I pray man natin ang ilang safe trip. Now once again, si Mrs. Albania and Ma'am Des sa ilang good health, good weather, and safety trip nila. So mabiyahe sila next week. Sa aton sa live may nag-comment. Babe na comment. O sige, kung wala na kita per request sa inyo dire, basi may pahabol pa kamo per request. Alright, kung wala na, mag-spend time kita sa pagpangamuyo. So once again, after nimo pangamuyo palihog, just keep quiet lang dira sa imong pungkuan. Hindi ka maginahod para hindi madisturbo ang imong mga kaluyo nga nagapangamuyo pa. Sige, mag-spend time kita sa pagpangamuyo. God bless you all.
Hello, sound check. Amen, baga tindog ang tanan. Let's all stand up, please, and baga bukas kita sa pagpangmuhi ko po ni Brother Rashid. Hello. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, maraming salamat sa mga panalangin namin pong naidulog ngayong gabi, sa mga nailuhod po namin ng buong pananampalataya. Lord God, we pray na lahat po ng ito ay sasagutin niyo po sa inyo pong takdang panahon at oras. Kami po maghihintay lamang, hindi po mangunguna sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mensahe na pakikinggan sa susunod na mga oras at sa special number, Lord, that we will going to hear, that will prepare our hearts, Panginoon, listening to the message sa inyo pong alagad na pagagamiton. Please empower your man of God, filled with the Holy Spirit, Panginoon. And even us, open our hearts to absorb and accept your message, Panginoon. And we believe, Lord, that we will glorify and magnify your name this evening. Salamat sa liwat, kinapuri at pinasalamatan ka po namin, patawad sa aming mga pagsala na nagawa sa aming harapan. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Before the special number, remain standing, let us sing hymn number 67, Higher Ground. Let us sing the first and the last stanza of the song. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound, Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable lands, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost heights and catch a gleam of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher course now. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Please be seated and let us hear the special number. Sound check. Sound check. Trust in Him. That's when my strength.
failures in my human strength have weakened all my pride, and ruined hopes in fallen dreams have crumbled me inside. It's then by grace I finally see the strength of Jesus Christ. He's bitter me, he's reeling me, when weakness fills my life. In my weakness he is strong, in my need he leads me on. When I the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness He is strong, in my need He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my sound. Let us all stand and let us pledge to the Bible. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet, a light unto my path. It tells me who I am and what I can become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith, I will believe its promises, obey its commandments, and honor its principles in my life. With the Bible as my guide, I will walk by faith and not by sight. Amen. Ayong gabi istanan. Open your Bible, please. Ito madugay. Alas, ano na? Yung prano pagali. Las 4 media pa lang. Bira. Bago lang ang aking baklan bateryaw. Alright. Sorry. Alright. Jeremiah chapter 32, please. Jeremiah chapter 32. Beginning from verse number 6 up to verse number 14, Jeremiah chapter 32. Okay, basahon naton responsibly. I will read verse number 6, kamo naman sa verse 7 to 14. And Jeremiah said, the word of the Lord came unto me, saying, so Hanamel, mine uncle's son, came to me in the court of the prison according to the word of the Lord, and said unto me, buy my field, I pray thee, that is in Anathoth, which is in the country of Benjamin. For the right of inheritance is thine, and the redemption is thine.
buy it for thyself. Then I knew that this was the word of the Lord. Verse. Anong gagawin? Hindi electric fan? Ha? Hindi gagawin daw? Electric fan? Ha? Electric fan? Dire? Din magawin yung electric fan? Ara? Okay. Verse ano na kita? Basa din nga trapo. Sa basa, sino kasi nagamit? Sino gamit sa basa, trapo? Ah, sa basa. Ngala ko doon ka basa, huwag pa napugaan yung Ronay. Okay. All right, verse ano na kita? Verse number 10. And I subscribed the evidence and sealed it, and took witnesses and weighed him the money in the balances. And I gave the evidence of the purchase unto Baruch, the son of Neriah, the son of Maaseiah, in the sight of Hanamel, mine uncle's son, and in the presence of the witness that subscribed the book of the purchase before all the Jews that sat in the court of the prison. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, take these evidences, this evidence of the purchase, both which is sealed, and this evidence which is open, and put them in an earthen vessel, that they may continue many days. Shall we pray? Father, we thank you for the songs, the special number, the prayers of your people, and also the presence of your people tonight. Thank you for your word. Bless your word, empower your servant, and use this, Lord, to be a blessing to each one of us. In Christ's name we pray. Amen. Thank you, and be seated. So, medyo pasensya na kamo doon naglain ang aton palibot. Ato na ato, dati ang ato niya kanari na sa Diyo. O, naglupad siya. Base yung sunod, dito na sasali naman na siya. Okay, so medyo maiko di gina. Pero salamat sa aton mga Bible student, mga staff na nagpayabok para lang malimpihan ang atong palibot. Paiko nga gapagamo aton building. Oh, way pagani ta pila ka bulan. After anniversary, ambot ano na ni itsura sini. Kalbo na giguro ni. Was mawasak na da, I tell you. Way na. Diretso unta na dayon halo blocks para nga makuviran siya. Walang systematic ba? Pagbabuhusan na next week, buhusan nila next week eh, mga wala ka tapos na sa babaw, na rumpag na, rumpag. Pati dire, ambal mo hindi na dire. Ambal mo hindi na dire. Tapusan mo pag hindi. Was ka na lang tanan yung. Eh nga man, di pwede nga dito lang yung haw. Kalalaw ayaw, wasak niyo na niyo daw. Oh, so, mabuhusan na sa next week, tapusin mo na ito, papadiranda na lang na yun. Para hindi, tapos mapinisingan, no? Tapos tiles na yun, wall. Tapos na. Ambot na lang kung ano sila isang minagtiksakon. Ginapos ko sa mismo siya. Grabe nga blessing niyo, Pastor, no? Gabuhos lang. Siling ko, wala kami blessing, ha? Gawasak pa lang kami, ha? Doon nila kay Gawasak, may, ano na yun, may diritsyo-diritsyo na wala. Ginawasak lang kay para hindi marumpag. Ambot ko magulan, paano na? Bata ni Domingo. May atop na. Pero ang atop niya, tubig din pakato. Pakato sa imo. Ayos.
Grabe ning ato ning building project kalamutan mo. Pero it is importante gagiyo kadadlaw no. Gaobra amo ni advantage sa ato, dili lang ida. Amo ni advantage sa ato nga bisang way ta budget pero ang ato trabador gaunay. Kung sa iban ini paobra ka tapos ug ina budget, layasan kaya sa foreman. Layasan ka sa engineer. Layasan ka sa mga laborer. Diri ano pag layasan kay taga diri sa Gistar? O kita nyo pinaka-unik. May isa ka pa so nga basa ako, taga-Aklan. O, so grabe ka mo, no? Sige-sige yung amo niya, o. Pero may budget sila, ha? Nauntat, after 2 years yata, why natapos? Sige, why na kami, untat kami, kaya inyo yan, sige-sige ya po, damo ka mo budget, guro, hindi. Kaya ang trabador nila, nagpalayo na, naglakat, kaya why na budget, ang tingiya, ang pastor. Kita ya may budget sa wala, ari gihapon. So amo nang blessing nga ginhatag sa Dios aton. So within 5 years mahumani siya o base mabtan 5 years base pa man lang matapos naton after 4 years and 11 months. Amen. And 29 days. Oh, at least we kabot 5 years. Ihatag niyo lang inyong sacrificial of first fruit. Sigurado gid niya 2 years human nato ni. No? Amo lang gina ang aton ginakaptan nga blessing nga wala sa aton mga kamot nagadepende pa sa Ginoo. All right. Now, the Lord wants us to understand the purpose of our service to him. Anong purpose? No? Why God save us? Why God called us? Some of you was called full-time in the ministry. Anong purpose? Now, there is a passage nga ato binasa. What we find here is the story of a life sang isa ka propeta nga nagahingalan sa kay Jeremiah. Kilala niyo si Jeremiah? Kilala niyo? Ang kapanago daw, may kapanago. Dahil gamay sa, sino na, anak ka itong? Sa likod mo, Barbie, sino na, bisita? Ah, okay. Hindi ka makita, sis. Gusto ko makita kung beauty mo. Yan. Oo. De, orong pagamay. Dari pagigamay. Yan. Sino na, si ano? Ah, si ano. Prenyo kay kapabot na siya ticket. Basi kung rapture pa dahil mabuti mo ticket. Preta si Mirian? Si? Robian. Oh, ma si ang tiyahin niya kay iyang inablos ari sa church ga attend every Sunday, no? So, so makita natin diri Jeremiah was a prophet nga ang iya nga panahon was so terrible. Nga masiling mo terrible pastor. Pareho sila ni Malakay, ni Prophet Malakay, the minor prophet. Bagot ang ilang kapanahonan, mga inigugma, grabe ang rebellious sang the people of Israel during their time. Napakatindi. Hindi lang basta-basta. Grabe ang trouble and he was so struggle. Bangod sang ilang pagkagamitot ang word niya sa termo nga grabe katingkuyan nila. Balang tingkuyan, ano sa kwana, sa malipot mga term, ha, tingkuyan ba? Oh, tiga ulo, noon. Oh, grabe katigas ang ulo ng klase sa mga tao. Oh, do hindi man maglalayos mo sa panahon naton. Damo mang mga tao sang Ginoo, mga tingkuyan man, tiga ulo, no? Pero at least mayayon na lang sumong. Kay tingkuyan ka, pero ara ka sa church. Tingkuyan ng mga tao sumong, pero kapamati sa pulong sa Diyos. Sa ilang panahon, lain. Wala gi sila yung gana mamati sa pulong sa Diyos. Grabe nang naagyan nila nga mga pagbakbak sa Ginoo sa ila, pagbakol sa Diyos sa ila. Grabe tanan, ninimo na sa Ginoo pero grabe. Instead niya sila magabago, baw nagatiga pag inang ila ulo, ay dito ko nasalikan sini ng mga tao. Grabe. Di ba na dapat pag ikaw nakaagi na sa mga
grabe nga mga pulong sa Diyos, grabe nga mga milagro sa Diyos, grabe nga mga katutom sa Diyos. Hindi ba na dapat amuna ang magahatag sa imo sang pagbag-o sang imo kabuhi? No? Iniya baliktad ni sila ya. Grabe kung sa term pa, grabe nga padayaw. In fact, may nikugma, pinakamabudlay nga panahon during that time, sa kay Jeremiah, inibin Malakay, nga ang mga katawan sang Juda. No, no. Bisan ang iyang katawan. Israel. No? Bala mo natunga ang Israel. No? Sa duwaka tribe. The tribe of Juda and the tribe of? Ha? Ano? Uway ka balo mga Bible student, oh? Uway ka mo ka balo? Juda and? Israel. Oh, natunga sa duwa. Nambal ko nagali, no? Na ano kuya man? Natunga sa duwa. Okay? Now, hindi man natunga, kundi nga amuning pagkwa si ila. Ang pagtawag sa Ginoo sa ila. Kay bangod nga na-captive sila sa Babylon, no? So, makita nato diri nga even his own people nga hindi magtuo sa mensahe ni Jeremiah. Sa ila, ang mensahe ni Jeremiah, dominsahe lang sa tao nga hindi nila mapatihan ini. No? Pero kapati kita ya nga ang mensahe nga dala sa mga propeta, ina mensahe mismo sa atong Ginoo. No? Now, everything in his life as a prophet was struggle. Amo nang pinakamatindi. Wala gid na enjoy ni Jeremiah ang iya nga pagiging propeta in the sense sa mga bagay nga kalibutan nun. O ka humanly sa tawanon, I mean. No, hindi sa kalibutan nun, sa tawanon. Amo nang gid tawag siya gani nga ano tawag siya? The weeping prophet. Magsiling ka weeping prophet, pirmila niya siya gihibi. Nga man gihibi siya. Gihibi siya bangod nga hindi niya mabaton nga mismo ang katawa sa Diyos, hindi magpati sa mensahe nga ginadala sa ila. In fact, gint-allow sa Diyos, gintugutan sa Diyos, nga hindi siya makapangasawa. Way asawa si Jeremiah. Bangod sang iyang kabisyon sa pag-alagan sa Diyos, nga daw ang iya panguna-una, dito na lang niya nakafocus sa Ginoo. Terrible, ano? Makita natin throughout his life, ang iya kabuhi puro lang kalisdanan. Nakita mo tao ng iya kabuhi, puro lang problema. Puro lang kasakit. Nakita mo tao ng sumong sina, wala. Kita, pag may problema kita, sunyadlaw, baka kadlaw kita. Ang bugos nga kabuhi ni Jeremiah, iya nga gindevote niya sa Ginoo, ginkomitar niya sa Ginoo, sa piyak sa mga kabudlayan, nga ginpahimo sa Diyos sa iya, wala gisayang. In fact, nagabot man ang time, amba ko sa inyo, nagabot ang time sa kabuhi ni Jeremiah nga gusto na siya magpakamatay. Like Elijah, like Moses, like Jonah. Ining apat amuning naka-record sa Bible nga gusto na sila nga kwaon ang kabuhi nila. See? Now, so the Lord is, this is the situation that he encountered during his time. So ang Ginoo nagambal o nagambal sa aton sinigagabi paagi sa kay Prophet Jeremiah nga may ara kita pinakimportante nga dapat himuon sa tubangan sang aton Dios ining aton nga ginatawag pag-invest sang aton nga kabuhi. Jeremiah, he invest his whole life to serve the Lord, and you know what, that's the only investment nga makita naton that would last for eternity. Hindi man siya naging malipayon sa lawas noon niya kabuhi. Hindi man siya naging matagumpay sa iyang pagiging prophet, sa iyang nga ginahimo, but as a prophet, may nigugma, makita nato na-fulfill niya o na-fulfill niya ang iya nga
pagsunod sa atong Ginoo sa piyak sa mga kalisdanan sa iyang kabuhi. Now, makita natin sining gagabi, when you talk about investing our life to the Lord, first of all, we need to invest in faith. Kung mag-invest man kita sa atong kabuhi, dapat mag-invest kita paagi sa pagtuo. Bangod ang paghatag sa atong kabuhi sa Ginoo, hindi nilahog-lahog. It takes faith. Kay kung wala sa pagtuo, it is impossible to please God. Kag hindi kita maging successful, hindi kita maging matagumpay sa aton nga commitment kung wala kita pagtuo sa Ginoo. Pagi na, lawig amon chat ni missionary Koros, alam niyo sa tuod lang, dagko na mga bata. Si Tanta kasi Nil-Nil. Kita ko si dugdag ko na ya. Pila sa katuwi sa Ghana, Africa? May 3 years na. 3 years? O, dako pa sa kay ano? Kay Jugs? Oo. Tapos last day nila sa ilang klase subong. Si Lincolnel Tan. Kay sila ni Pastor Bert niya, Pastor, pasalamat mo ko si Ginoo. Kay gasiray kami, may pastor naman napatay kahapon, alay nga adlaw, si Pastor Gialdo. Stroke sa Cebu. Oh, bata pa, 48 years old. Grabe subong, doarate subong pinatiyanay sa mga pastor, no? Imagine na siya sa kabulan, 8. Oh, so mula nga, hindi ko sa mga kapastoras, hindi ko, ah, padayon lang tawag, takabalo kung saan ito kao sa Ginoo. Importante ka pangalagat sa Ginoo. So, sila ko si Ila, sino niya pa so, diriway ka gindikwan, mga bata. Pero, challenge ko, do mahibigani ko kay, imagine, bugo sila nga kabuhi. Nagkanto sila sa Africa, not knowing kung anong maging kahinatnan nila. Why sila dito, pamilya, mga kabataan, you know, pero, niya pa so, ubrana mo ni Adalaw, soul winning. Oh, kagapapray sila nga may ara luti nga ginabalik sa 700 square meter, 150,000 lang. Sili ko kwa. Kay gamahal na pilakadlaw para mapatindugan nila sa ilang kagalingon nga nga ano na. Kag niya pastor, dire may mga churches dire. May mga Amerikano dire yung iban nga sa una na munda. Nga natinghalag sila sa amon nga bago lang kami pero amon na ning ministry. Niya laingin man pastor nga basta sundo lang namon kung anong ginihimo sa ruwas, kung anong training namon sa Bible school, sundo lang namon, tama kagid, we can build the church. Amen. Niya diriya pastor, damudamo, kwarta ya sa mga Amerikano di. Pero wala sila ministry, kag sila pastor, gabalay-balay sila, panghatag lang sila gospel tracts, why sila gahouswa soul winning. Kibot sila niya, grabe, 3 years pa lang kamo, at 2 years pa lang guro. Oh, niya, damo na kamo. So ay sila kabalo nga amo lang kinanda naton di. Pandaog lang kalag. Oh. So siling ko kay Nil-Nil, siling ko babawi ako sa inyo. Pag umuwi kayo sa Pilipinas, araw-araw pasiyahin ko kayo. Oh. Kadlaw man duha. Nga ba grabe lang nga amo ni Tito Pastor ba. Luoy ko sila, ila sitwasyon. Pero way gapadala ko sa kaluoy. Kay mismo sila yag, enjoy sila sa ministry nila dito. Sila ni Bert sa tawano ng pastor, daw hindi kami di, kuna kami lang, hindi kami di. Pero pastor, samtang gadugay kami, daw hindi, why na kayo gana magpuli? Oo, oh, niya pastor, ang amon for low pants, hindi na namong guro na pastor pag i-gamiton para pamasahe pa uli, kay kadagasto, imagine, 60 kada isa? 1,000? Oh, imagine that. Apat sila, that is 240,000 ang ticket lang.
So niya, Pastor, why hindi na kami magpuli? Kita nila nata sa rapture sa langit. Maintik ang tigipusor mo nga, kung sa ila ako, doon hindi ko kaya. No? Pero makita mo ang ilang zeal, makita mo ang ilang kalipay sa piyak sina, nga grabe ang ilang pagpangalangan sa Ginoo. Sige, that's commitment. Ila ginatang ila kabuhi sa Ginoo. Diri makita naton may nigugma. You look at what happened may nigugma. Gibutang siya sa isa kaprisuhan. Si Jeremiah. He was put in prison. Sino nagpabilanggo sa iya? His own people. Alahin mo yan? The king of Judah, in the king of Judah's house, the people of Judah did not like the message that prophet Jeremiah preached. Nabilanggo siya because of his faith. Nabilanggo siya bangod of his commitment with the Lord. Tayo, hindi tayo nakaranas ng pagkabilanggo dahil sa ating pananampalataya. Hindi tayo nabibilanggo dahil sapagkat tayo po'y committed sa Panginoon. Sila po'y binilanggo dahilan sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Oh, but in spite of all of this, you know, si Prophet Jeremiah did not stop serving the Lord. Alam nyo, napakalungkot ngayon sa atong kapanahonan. Ang dami ng mga Kristiyano, daming churches na wala na sa ginatawag natin excitement. They are not exciting serving the Lord. Wala nang kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Amo na nga madaha muna, wala sa may nagpangalagad. Kaya wala nang excitement. Bala mo nagadala sa atong kapangalagad sa ato, ang excitement nato sa Ginoo. Pag wala nang excitement, may nigugma. Pag hindi ka na excited, wala na. See? Christian today, you know, they don't want to invest their lives to the Lord. They lose their commitment to the Lord. And iba, napakalungkot, they deny their faith. Siling sa ng Panginoon sa kay Jeremiah, this nation shall be captured by Babylon. And the Bible says they will captured by 70 years. By Babylon for 70 years. Akalain mo yan? 70 years in captives? Kagamunang minsahin ni Jeremiah nga naakig ang mga tao. Ba't nga manakig sila? Sila yan, the enemy would occupy the land. Naakig sila. Hindi sila magpati. This is Jeremiah, kasunod ba lang na yan sa ginambal sa Ginoo? You tell this to my people. You preach this message to the people of God. To my people. Di ginwali yan, naakig siya. Nga sila kuno man. Pero kahit anong mensahe, it's not acceptable sa ila. But Jeremiah stood his ground. So we need to invest in faith. Not only in our faith, but in our family. We need to invest, manginigugma, ang aton nga pagtuo sa aton man nga mga pamilya. Listen, sa may mga ga-question, nga man ga-patindog na building. Kabalo man kita nga. Actually, hindi man tayo mapatindog building kung hindi pa man kita puno. Hindi kita yung akong Domingo. Supra pata sa sardinas. Last Sunday, kita yung tao? Oh, titig. Ma-atim mo na sa ibang guro. You know, ang dami mga churches dito, they have money. They can build a big building. Pero ang isunod nila sa ilang building kay pila na ka century, pag-iwag pa hindi mapuno-puno nila simbahan. Nakuha niyong point? Nga nag-direct ang Ginoo sa akon nga magambag, we need to build the sanctuary of God. Kaya nakita man sa Ginoo nga perwisyo man ang mga tao. Why? Kung kasi rin gusto na ito maging komportable, bangon pag dumating na maging komportable kita, amunang panahon niya na wala na kita sang gana sa Ginoo. Naobserbaran nyo, pag ang tao bastante na, ang tao komportable, nadula ng ilang zeal, nadula ng ilang kainit sa pagpangalagan sa Diyos. Oh, I don't know sa inyo.
Basi bala pag nahuman yung simbahan naton, wow! Napakatam sa simbahan naton. Full air condition. Tapos ang bangko naton, daw para sa bangko nga asasina nga daw, ano na, very comfortable. Tapos sinin ka ba, okay na kami. May na ni. Masinin ka, ah. Wala na lang ta rapture. So wala na yung ano, wala na yung excitement. May nang may thrill ba, may ginahimo kita, may thrill ang ato nga ginahimo. Kaysa wala kita sa may ginahimo sa Ginoo. Madula ang kainit na sa pagpangalaga nato sa Dios. Naman, why na ta sa may ginahimo para sa Ginoo? No, taway na atong kabuhi. May nigugma, naman we build this. Actually sa totoo lang, we are not building the ministry. Wala natong ginahimo ang ini nga bulaton para sa atong kaugalingon, labi na sa amon nga may mga, you know, masirin nato nga lapit na lang kuhaon sa Ginoo. Hindi ni para sa aton. Hindi ni para sa amon. Ining ginahimo naton, kuni pa mabot ang Ginoo, if God will tarry's coming, this is for, it is for the next generation. Amo na nga nalipay ko magtulog kami mga kabataan nga halos ano sila nang masigasig sila nga naglilingkod sa Panginoon. Oo. Gapasalamat ko sa Ginoo. Nga ara pa sa gihapon sa ila ang ano bala? Ang kainit sa pagpangalagan sa Ginoo. Oh, lapit na lang may klase na. Ang iban may face to face na. So may pagbag-o naman sina. Ang iba sa aton, busy na, hindi na makasulwining. Ang iba sa aton, dinakatin sa evening service. Ang iba, dinakatin prayer meeting. Kaya nga man, kapoy na kamo sa kalibutan. Kapoy na sa eskwilahan. You see? Oh. So, pero, ang aton ginahimo nga pagpangalagad para sa sunod ining henerasyon. Makita nila kung ano kaimportansya sa pag-alagad sa Diyos. Ay, sinanay, katutom kinanay ba? Baw si tatay, matutom, ako magtutuman ako. See? So, importante that we are doing this kind of investment. Nga man may ari kita sininga ginahimo because of our children that we can, because so that our children can serve God. They can honor God. Makahambal sila. Pilakadlaw, like Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Nagkaroon kita ng magandang auditory because sang amon mga nanay kay mga tatay nga sila naging matutom sa pag-invest sa bulaton sa Diyos. Huh? So there must be a desire sa tagsa kapamilya that would serve God. May mga ginikanan nabing isa nga sila mismo gapugong sa ilang mga anak na mag-alagad sa Ginoo. No? Do kabudlay. Amo na nga sini sa Bible, mas manabigin nga nagapangalaga kita as a family. Kag kita mang maginikanan, we need to train our children in the way they should go. Gaman, so that they will not depart from it. Amo nang garanti ginambal sang Ginoo. Amo nang garanti kung mag-invest kita as a family. You teach them the word of God. Guide them to church. Teach them how to pray. Tell them about the love of God. Ano mga kabataan nato sa Sunday school, mga aktibo sila. No? Kita ang mga kabataan, sila pang ginamit sa Ginoo, parang ilang manggirikanan, magsimba. May isang anik kabata, guro mga evidente, ano? Guro mga 6 years old niya. Tatay niya, sumunaw ay nagsimba. Kung magsimba man late, subong tatay niya, active na. Tatay niya, way pa sa Sunday school, ari na kay nga man. Kaya ang bata, among gabutong sa iya. Alas 8, ara na Sunday school. Tidala-dala yaman si tatay niya. Tapos si nanay, may gasimba, sumong gasimba na. Bangun sa mga bata. May pa mga bata. Dapat ang mga Amerikana, mag-ikari sa bata, sumong niya, kapanaw nato ang mga bata, among ginagamit para ikari sa Amerikanan. Dumaliktad ako. We must instruct them and train them in the word of God or in the ways of God. That is what Jeremiah did. An investment in faith, an investment in family.
Wala siya nahilak ma-invest para sa iyakaliwatan. We're investing for the next generation. Tanda naton, ining atong ginimo, it is not just, you know, for a year, for or a 5 years or 10 years, may niguma, we are preparing this for the next generation. 10 years from now, iba na ang sitwasyon naton di. No? Bisan nga di, 5 years from now, lain na. Makita nyo na pagka mo faithful as a family, makita nyo mga kabataan nyo, o daw na si Chirwilo, huya-huya pa din sa unaw. Magsimba ni sila, po siya tatay nanay niya, dito na sila sa likod. Munsara, sa tungaan na unaw, huwag na sa gambal, tapos service, puli na lang siya. Pero sa pag-pandemic, nagupod siya sulwining, naging choir member, pati si Chinchin, hara na sa orkestra. Kibot ilang maginikanan, si John kasi ang faith. Nag-faithful sila. Oh? So nga man, bago may ginikanan man, yung bisang huwag pangalagad, pero ang simbahan, nadadala sila, sila na sumungking courage. Oh? Imagine, nagbaliktad ng paya. Oh, kita nyo, ang mga young people naton, mag-faithful na ni sila. Oh? Kagka namin tanong tayo nyo, sa isa ka panimalay, tanong ka pangalagad sa Ginoo. Kanami tanawon, no? Muna nga, dapat gidaton tingwaan nga mag-invest kita para sa bulaton sa Diyos. Invest nato ng atong pagtuo, kagaton panimalay. And then last, an investment in the field. Verse number 9. The Bible says in verse number 9, "And I bought the field of the Hanamil, my uncle's son, that was in Anathoth, and weigh him the money, even 17 shekels of silver." Notice the field, the word field. Jeremiah invested in the field. Binakal niya. But you know, the word field means to spread out in the Bible. To spread, gusto ko, as a church, may ara kita ginatawag obligation to invest in our, or in the field, in our communities, and even to the whole world. Diba? Sinis sa Bible, the field is, look on the fields, for they are white already to harvest. The world, the field, is the world. We need to invest our money, we need to invest our time, we need to invest our strength, our effort, so that people may know the Lord Jesus Christ. Si Jeremiah, ibininta niya, gi-invest niya ang field, kag iya nga gipanghan sa iya panimalay, sa iya nga mga angkel, gipang-distribute niya. See? Now, ang investment sa duta, hindi mo na badala sa langit. Ang investment mo sa imong pamilya diri nga mga material nga bagay, hindi ta na madala sa langit. Oh? That's my preaching this coming Sunday. Is money the root of all evil? Oh? So ato na tun-an, inang amin sayo nga itong series of lessons about money. Pero invest to the field, you always carry you in heaven. Nga, bangod ang mga kalag na nagkaluluwas, amula na ang madala mo nga gin-invest mo sang ikaw ari pa sa duta. Ano gin-invest mo sa duta sa kalibutan dire? Nagpamakal ka sang kadutaan, nag-invest ka sa mga business, nag-invest ka sa mga ibang pang mga propiedad. Pag namatay ka, mabilin mo na tanan. Nag-agi kami gina sa may, sining ko, grabe yun. Lugar ni Pipo Hernandez, ni Ma'am Hernandez. Nakasaka ko na, pero every, sa isa kabulang, kaduha ko na magsaka kay Ma'am Hernandez. Eh. Nilibot na kami na tanan. Amo kami nakaklose ni Mrs. Hernandez. Sa napatay siya, asa gatigulan na siya, hindi na siya masyado makabaton bisita, na-stop na to. More sobra 15 years kami naging close si Ma'am Hernandez.
libot yun niya, Pastor Abraham, aram, may arasa na, may patio sila na mismo sa sunod. Sa likod to, ay grabe pag ito sa likod, napadlapan. Namatay si Mami Hernandez, binili niya sa iyang, sa mga anak niya, apo niya, kaya mga utiya sa mga bata, mas magrano pa sa iya. Isa sa mga bata yat ang iya sang Iligan Cement sa Iligan City. Oo. Ang isa yaka bata, si Jilin sa Amerika, magrano man. Tapos amuna si Siting, amuna sa Manila, nga daw, laing arilyo, nga daw, alam mo na, basta amuna, lapit na niya, amuna. Oo. Christian siya, pero gabuga sa blaw. Tapos amuna isang laki, si Pipo Hernandez, matiya sa ala. Pagkapatay ni Pipo Hernandez, bilhin niya naman sa duya kabataan. But sino personally, pag namatay kita, wala kita sa may madala ni Singko. Ipasa mo muna sa mga kaapuan mo, sa apo mo sa tuhod, pero ang pinakaminsay nila, wala kita may madala ni isa pag ang tao mapatay. Wala gid. Huwag ko kasiling kaya huwag ko yung kwarta, wala ko ibilin sa pamilya ko. Sinayin ni Mrs. niya, ano ibilin mo? Sa ITM mo, huwag ibilin sa amon. Oo, kung kuha ko sa busang gino, wala kaya, huwag gini sila yung bisan isaya. Huwag na sila panublion. Di ano yung panublion sa ako kaya huwag mga kuya investment? Wala mga kuya sang mga bulawan niya tinago? Wala lang. Oh, sinigil si mga paso, dapat maging ano ka sa pamilya mo. Imagine, madula ka, wala ka malang maibilin sa ila. Sinigil, ano ginabihimuon ko? Ma-business ko, manegosyo ko para magkakwarta ko, para maibili ko sa pamilya ko. Pipiparado naman na sila. Oh, at least, sandu ako kabata, may pamilya na, wain ako problema. Si Dudoy malan yung problema ko. Si Bia, mag-graduate naman next year. Si Dudoy na malan eh. Oh, si, ang mga adapted namon, balas na sa kabuhi nila. Umuwi kayo. Si, I mean, maybe, hambalong isang tao, you are not wise. No. Mas wise ako kaysa sa imo. Kaya kung mapatay ka, wala ka sa, may biniling katuod, pero wala, hindi mo madala sa langit. Pero ako, mapatay ako, madamo ko madala sa langit. Madamo ko makita itong mga tao nga nadala ko sa tiilan sa Diyos. I cannot name names. One time, inisip namon, ang mga gakalas, ano, nasulwining namon. Hindi ko siya sinasin kung magrabe, oh. Thousands of thousands na. Eh, wala pa yung mga, wala pa yung Bible, so yun yung Bible. Halos bilugaruas, na house to house na muna. Imagine, Monday to Saturday, why na yung tatsul winning? Oh. So siling ko, ang pamilya ni nanay, pamilya sa tatay ko, lipay na ko, makita sila pinakad daw sa langit. Ikaw, kung why kang sul winning, wala kami nang dala sa Ginoo. Wala ka na madala ng material, why ka pa nadala ka lang sa Ginoo? Ano yung mo sa langit? Kung sa langit yung makamakanto. Nga. Kaya nga man ako, gapati kay kuya. Huwag pa man ko pa langit, no? Pero gapati ko paabot sa langit niya, pamangkutugis ang ginuhuya mo. Kalimiyara nga ginatawag, ano mo, sinya, well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of thy Lord. Pwede naman nga nagapati sa mga ano na, mga, ano ganyan daw nila, mga outer darkness, bahala sila. Pero ako gapati ko yan, kung ikaw faithful sa Ginoo, you will enjoy heaven. Ma-enjoy mo yan, hindi lang magpalangit ka, ma-enjoy mo gid yung langit. Amo na nga ako niya nga pagpati, kaya ara sa Bible mo. Amo lang ang investment nga masiling nato niya nga magalas ka, even ma, madala natin pag-abot sa langit. Hindi mga material ng mga bagay. See? So, amin yung investment na gusto sa Diyos sa aton bilang mga Kristiyano, bilang mga anak sa Diyos.
Why go kasiling nga bayaan mo trabaho mo kag mag full time ka? No. I'm not saying that. Oh? Ang point ko nga dapat tagaan mo importansya man, kag tagaan mo priority ang iya sa Ginoo. No, nagatrabaho ka sa government, nagatrabaho ka kung sa diin-diin, may mga business ka kung sa diin-da. Pero ang point dira nga hindi mo dapat tagaan sang importansya gidi nga ibuhos mo da ang imo pangunauna, kundi tagaan mo ang imo man tagaan mo man time ang para sa Dios. Oh, yes, wala ka niya makuha kunara ka sa full time. Oh, no, dumawa itong mama ni ano kay naghingabot kini isang ama iskwela Bible School. Oh, ito nakaklase na kami duwa na ka Domingo, mambal ngalan ha. Ay naka-live ta. Niya, ma-Bible school ka? Anong kwaon mo da? May makuha ka da? Doon, may gima ka niya kwaon? Anong kwaon mo di dabi? Wala. Pero, wala lang niya naintindihan, ang nanay ngayon ha, nga pag-abot sa Ginoo, mas dako ang makuha mo. Kaya kung ano ang imo gin-invest diri para sa Ginoo, pag-abot sa langit, may anihon ka dito. May batunon ka. In fact, in some Bible, we will receive crowns. We will receive rewards. See? Ikaw, yag, spend mong imo time dire, baka-baka katrabaho, isa gani, kinakulang ka pa, isa ga, problema ka pa, tapos mapatay ka, wala ka man namin ginimo sa Ginoo, pabot sa langit, eh wala, pag isa may matabong sa imo. Eh, pasalamat lang kita sa langit, kita makadto. Pero kung magpalangit naman lang kita, abi, inang the best ang ato nga pagpauli sa langit. Anong mo sino? Inang may araw man natang madala. May araw man natang mapresenta sa Ginoo. Diri sa kalibutan. So, amo ining investment nga gusto sa Diyos. Salamat sa mga missionaries naton nga sa pagkaisog sa ila, nga maghatag sa ila kabuhi sa Ginoo. No? Amo na sila ko sa mga Bible student, sining klase namo, sining ko, sa tuto lang. Gusto ko na magpahuway. Oo, sining ko, sa kadugay ko na sa ministry, gusto ko na nga magpahuway. Puhuway lang ba? I mean, ari lang ko di, pero huway ko sa may ginay mo. Puhuway lang yun. Pero sining ko, mabatas ko ayan, nga makita mula ito sa Diyos pagkatapos. Ako bilang pastor, pahuway lang. Oh. So hindi kaya. No? So that's why may ara kita nga we send out missionaries. May Bible school kita nga bisan kabugat, kabudlay. We spend so much for, you know. Pero amo ni pinaka the best nga investment ang Bible school. No. Bisan ang balon lang nga school bukol ini pero madamo sa mga kalag nga madala sa tila sa Dios. Yeah. Oh, kung hindi ka full-time, makasulwining ka sang mas sobra sa mga full-time? Hindi. Makaspend time ka, makipag-istorya sa Diyos? Hindi. Kay busy ka man sa kalibutan. So, muna sining ko ganun sa mga si Kanjir, sining ko, yun, isa kabutang nga nagpabakod sa akon, nga nagpabilin sa pagalagan sa Ginoo, ang pulong sa Diyos. Kung wala ang pulong sa Diyos, sining ko, muna nga, hindi lang sa ato ni hermeneutics na subject nga magtuon kita kung paano mag-interpret sa Bible, kundi ato ni kabuhi ang pulong sa Diyos. Kaya diri kita maging close maging sa Ginoo, kagamo ini ang maging galamito sa Diyos para kita makapabilin nga makapangalagan sa Ginoo, bangod sa mga temptation sa kalibutan, bangod sa mga gumuntang sa kalibutan, bangod sa mga panghikayat sa kalibutan sa aton, madali pa kita madala. Pero kung ang pulong sa Diyos, ginakabuhi natin, kagya ginabutan natin sa tingin puso, wala sang may madaog ang yawa sa atong kabuhi. See? Amuna nga, may ara kita soul winning, may island ministry kita, may mission caravan kita. No? Tanan na lang, para sa mula sa Diyos, we have this ministry. Nga ministry ngayon, amo ang pinaka dakong investment nga atong ginahimo
sa pag-abot sa bunaton sa Diyos. May nagugbad, that is investment in the field. We have investment sa Africa, we have investment sa Taiwan, we have investment sa Vietnam, we have investment sa Masbate, Aklan, Iloilo. You know, we need to invest more. Oh, hindi ng investment scam. Oh, nakabati ko nga, grabing away sa mga taga dyan. Sakay, ginaaway nila ang isa kakwan nga, upline. Hindi pa sila ka-move on, tapos ang kasyuto, sige pa Japon. Pag humahubog, inabdos ko pagani ko na, gamaoy siya. Ha? Imagine, pamalipatan, siyempre, dako, hundreds of thousand. Oh, ang ibang mga scammer, gakato naman sa ibang lugar. Para bang scam. No, ay katapusan. May gindakop sa dinto, sa may Cagayan. Oh, dito na salin sa Luzon, kanto na sa Visayas, dito naman sa Kwan, sa Tawi-Tawi naman sa Guro. Huwag katapusan. Galik kay ang ilas investment nila, scam, panunto sa tao. See? Pero ini may niguma, ining investment sa Ginoo, wala hindi ni magdala sa kasakit, hindi ni magdala sa miserable nga kabuhi. Diri may pag-antos, like Jeremiah. Adlaw-adlaw kay Libyon, like Apostle Paul. Sila ni Paul sa Acts chapter 20. And I like this verse. Nga sila ni Paul sa Acts chapter 20, in verse number, beginning from verse 18. Ano sila ni Paul? Acts chapter 18, verse 19. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptation. You look at that. Which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go abound in the Spirit into Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, the bands and affliction abide me, but none of these things move me. Neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. Tanan nyo. What a statement from the heart of Apostle Paul. Hindi niya basa-basa si Paul nga standby. Isa niya kabatikan niya lawyer. Hindi niya basa-basa nagtapos lang sa isa ka university. Pinaka-highest nga university during their time. In fact, sila nila, according sa history, nga si Paul isa sa pinaka-the best nga lawyer during his time. A persecutor to the Christian. Pero sa masave siya, binali, wala iatanan. Ano sila niya? I count all things but dung. Imagine, tanan niya accomplishment niya sa kalibutan, gintawag niya nga daw para lasang basura sa isa kasapat. Kung sa termino pa, naton, medyo hindi man tama, pero magsiling kadang, tais ang kabayo. Imagine, tanan niya nga ginhimo, tanan niya nga accomplishment, gintawag niya lang nga, tais ang kabayo. But silingon, wala pulos. Malam mo, tanan niya ginhimo mo ni, tanan niya accomplishment mo ni. Maging summa cum laude ka man, first owner ka man, doctor ka man, engineer ka man, sa tubangan sa Diyos, manginigugma, kung wala kagapangalan sa Ginoo, dang ina sa Diyos. Pero kung gamitin mo na para sa Ginoo, mahamot ina is like a sweet smell sa paningin sa ating Panginoon. Ganyan ako, hindi ko believe sa mga membro nga
magaling sa guwa, pag-abot sa Ginoo, wala may ginahimo. Hindi ko believe. Yeah. Doon duman ko itong isa ka nurse nga young people, I think dito sa Luzon area, but during the camp, nag-surrender siya. Wala yung gitapos ang iyang nursing kwan. Kaya gusto siya mag-full-time. Mga lagi sa babae na. Ang ginimus ang nanay niya, wala na siya gitagan sa allowance. Pero iskwila lang gihapon siya. Katudyapon siya sa church. Pagkatapos ng abot ng time nga binayaan niya ang pagiging student niya as a nursing student, kaya nag-full-time siya, nag-surrender sa Bible school. Pagkatapos ang bala sa nanay niya, hinimo sa nanay niya, sinunog mga bayo niya. Simbagyapon siya. Isa may mga pasa siya sa kamot, sa lawas, kaginabalbalang isa niya. Sa uli, wainagin siyang mahimo, ang nanay niya, kinalbo siya. Gwapa-gwapa ang babae. I forgot her name. Pero mga 90s ito, mga 90s. Ano siya? Disidido siya. Kinalbo siya. Di kung kalbo ka, makiswila ka pa Bible school, babae ka. To make the long story short, why na ako malasang iya naging kabuhi? Subo sa Amerika siya. Still serving the Lord. Grabe nga isog sa babae. Pero siyempre, kalbuhon ka naman, ano ka pa? Ikaw kung kalbuhon ka, ano ka pa, miskwila ka pa? Hindi kayo gurong pakita sa iskulahan niyo kung kalbo ka na eh. Tinapan na kaging kalbo siya bago sa iya conviction sa Ginoo. Babae. Ang buta ano nagsunod sa utok niya yung gusto niya mangalagad sa Diyos. Budlay, no? Hindi ka nakakita sa busina. No? Wala ka na may makita sa subungsina. But praise the Lord, we have an investment. Investment in the field, sinin sa Acts chapter 1, lapit na matapos. Acts 1:8, ano sinin sa Bible? Acts chapter 1, verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Earth, field. That is investment in preaching the gospel. We are Christ's witnesses. We have investment in the field. Amuna dapat din nato pakalipatan may nigugma. Ang aton nga obligasyon bilang mga anak sa Diyos. Amuna kilala naton nga maging committed kita like Apostle Paul. He did not stop. You know, like Jeremiah, nga bisan grabe nga pag-antos niya, pero padayon ng Japon siya. Kagmadamo pa nga mga Kristiyano, mamakita natin even in the Old Testament, not so much in the New Testament, kaya sa New Testament, lain na mga klase ang ilang persecution. Ang sa Old Testament niya gani, hindi masyado, pero sa New Testament, and then until 14th century, grabe gid siya, pinatsyanay gid, dugo gid ang ilang ginahalad. Pag-abot sa aton 21st century, wala na, taway na. Nga man, kita na ang naging recipient sa ilang pag-antos. Kita na ang naging the blessing nalang gabato na lang sa blessing, nga ang kaluwasan, mahupos na lang natin matunon. Ang pagpangalaga sa Diyos, napaka-simple na lang. And yet, wala kita galaga sa Diyos. Pero sa ilang time, isang patyon sila ya, gapangalaga Japon. Why sila nahadlok nga ibuwis ang ilang kabuwi? Why? They're committed to the Lord. Nagsiling ang Bible, we're saved not only to believe in Him, but to suffer for His sake. Diba? Ano sila sa 2 Peter chapter 4, verse 16? If any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Romans chapter 8, verse 18. That the suffering of this present time is not worthy to be compared.
for the glory of God. Tanda naton that you and I are engaged to, you know, to fight against the enemy. Ang aton kaaway, way nalipay, nga ikaw nagapangalagad sa Diyos. Himo niyang tanan para upangan ang imo pagpangalagad sa Ginoo. Way nalipay ang yawa, nga ikaw committed ka, nga nagapangalagad sa Diyos. Amo ni makita nato bisa kay Jeremiah, kay Nehemiah, kay Jeremiah. Amo ni makita nato sa kay Apostol Pablo na wala siya gin palayuan sa affliction. The band of affliction is with me. Kabalo ba kamo sa natabo sa iya? Nga mayara sa thorn in the flesh. But still, he is serving the Lord. Kita yan, gamay lang ang sakit ulo, di ta magsimba. Simba pala ganina. Oo, gamay lang ang problema, makwit na kita soul winning. See? Gamay lang nga, you know, mga gumuntang sa kamuhi. Why na? Mabalik naman kita, pakita naman kita kung okay naman kita. That's not, you know, the way how to serve the Lord. Dapat may pag-antos man, may kalisdanan man, may mga problema man kita, dapat focus gyapon kita sa Ginoo. You're so committed that despite of the enemies, despite of the people of God, wala nagtuo sa ila. Pero makita naton, no one could stop them in doing the will of God. Bangod may nigugma, ara sa ila ang espiritu sa pagpangalagad sa Ginoo. May nigugma. We are now living sa inatawag naton, kabudlay nga sitwasyon. Yeah. Bisa sa amon mga pastor, imaginable ang kabalo lang mo sa gakalatabuso mo sa mga pastoran, masiling ka, very discouraging. Oh, ikaw, anong himuon mo? Maatras ka? Madlo ka? Mapalay ka sa Ginoo? O kung magpadayon ka? Kabalo kita nga worst to worst na ang nagakalatabo sa kalibutan. Kabalo kita nga lapit na lang magbalik ang Ginoo. Now let us learn the principles about their effort, their commitment sa pagpangalagad sa Ginoo. Amuna dapat kita maghimo pagid sa bulaton sa Diyos. We need to do more for God. Amen? Instead nga mag-back out kita, magpadayon kita. Instead mangluya kita, maging mapag-un kita. Kay wala iban nga malipay ka magdaog ko niyang yawa. Pasugtan mo na lang ang yawa, magdaog sa kabuhi mo. Pasugtan mo na lang balang ang kaaway mo, amo ang maging matagumpay. Kag kita bilang mga anak sa Diyos, gindisinyo kita to be a winners. Gindesign kita sa Diyos na kita maging victorious sa atong Christian life, and then are kita, we are defeated by the enemy. Galibot-libot yun sa mga churches, pila na kasimana, and then we fellowship with other pastors. Ako, kung di lang mahakwa ng pagtodo, ako mismo daw maduma-untat na mo. Oo. Hindi lang gakalamatay, mga pastor, damo pa mga gakalatabo. Ya, kung ikaw sila, ano ni, anong gakatabo sa mo? Amo na gini. Gahulat na lang kung sinong maamusin eh, maamusin na. Kabudlay. Pero may nigugma, pasalamat na sa Ginoo nga until now, ginasustain sa Ginoo nga itong kamuhin. Oh, ako isa na kinapasalamatan ko sa Ginoo. Eh, kung ako lang, pero salamat nga ginasustain sa gihapon ng San Diyos ang aton mga kabuhi. Kay, ibutan nyo pirmi na ang Diyos huwag pagtaginakuha. Kami plano pang Diyos sa kabuhi nato. Hindi na pagtukiba ang nung plano sa Diyos sa itong kabuhi. Sunda lang ang ginahamba sa pulong sa Diyos. Himua lang ang dapat mo himuon. Maging faithful ka sa Ginoo. Ihatag mo hindi lang ang time na ubuso mo sa kalibutan, tagay man time ang Ginoo na makapangalagad sa Diyos. Amen? So, amo namin ni Gugma, we need to invest our life in serving the Lord.
investment. Number one, in our faith. Investment in our family. And investment in our field. Anytime. Mabalik ang Ginoo, dapat kita maging handa sa anumang oras. We do not know when. Pero I believe is coming. Amen? Di pag magbalik ng Ginoo, pag mapateta, why not? Tapos na eh. Tapos na tali. Amo na yung natawag na katapusan na ginya sa atong kabuhit eh. And we praise the Lord for that. Kaya ang kabuhit sa kalimutan, hindi ginmapuslan nun. Ang kabuhi din sa kalibutan nga wala ginatag natong kabuhi sa Ginoo, way puno sa tuman sa Diyos. Amo lang ginahimo naton dapat yung may kapuslanan. Ang ginahimo naton yung madayaw tan Diyos para pagkatapos sa kamatayan naton dire o magbalik man ang Ginoo, may pulos ang aton nga mga hinimuan dire sa kalibutan. Amen? Tanan trabaho, negosyo, ano pa nang abutang, pagtuon nimo, mga ambisyon mo sa kabuhi, tanan mabili na din sa kalibutan. Isa lang ang madala nato sa Ginoo, ang mga nahimo naton nga nakahatag sa kaluguran sa tubangan sa Diyos. Be wise, be wise. Ano na mayo, labi na ikaw wala ka pagpangalangan sa Diyos, ikaw wala ka gasol winning, ano na na, hindi lang kabigyan na ba't yan mo minsahin eh. Una na ang investment mo para sa Ginoo. Tandaan mo, may katapusan ang tanan. Anytime pwede takwaon sa Diyos. Anytime mabalik ang Ginoo. Pero ang pabangkot, ano ang mga nahimuta? Anong mga na-investa para sa bulaton sa Diyos? Intindihan na ito? Intindihan niyo minsay? Very simple, practical minsay about the life of Jeremiah. Tindog na pala yun. Ginoo, salamat gid sa imupulong amon na batian. Salamat gid sa pag-remind sa amon nga dapat namon tagaan sang panahon kagtuunan namon sang amon mga panguno na kung ano Ginoo ang ma-invest namon para sa imong bulaton. Salamat gid sa imong kayo, salamat sa imong pagpakamayo sa imong mga anak. Salamat sa kabuhi ni Jeremiah na sa piyak sa mga kalisdanan, kabudlayan, nagpadayon siya nga naghatag sa iya commitment sa imong Ginoo. Ning atinion, ginatugyan namon sa imong invitation sa pangalan ni Jesus. God bless your heart as you come to the altar. Standing for our okay, thank you. You may be seated. Sorry. Let's take our offering tonight. Hello, sir. Sabay-sabay po natin bigkasin natin panata sa pagbibigay. Ako ay nagbibigay bilang pasasalamat sa nakalipas na kabutihan ng Diyos sa akin. Ako'y nagbibigay bilang patunay ng Diyos pa rin ang pinakamalaga sa akin. Ako'y nagbibigay dahil sa pananampalataya sa hinaharap ang Diyos ang patuloy na magpapala sa akin.
Matthew chapter 6, verse 19-21, laying up not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, Ama, Panginoon, maraming salamat sa mensaheng binigay niyo po sa amin ngayong gabi. Pray, Father, that the message this evening was clear, Panginoon, sa amin pong patuloy na pag-invest, Lord, sa mga bagay na may halaga sa langit, Panginoon. Pray, Lord, na ito po ay mga waka namin and maging kalakasan, Panginoon, at encouragement, motivation sa pagpapatuloy sa paglilingkod. Salamat din po sa iyong mensaheng mensahero, Panginoon, na ginamit. Patuloy po siyang pagpalain. Ganon din po, Diyos, ang mga ibibigay ng iyong anak na magagamit po patuloy sa iyong gawain. Pagpalain niyo po ang kanilang mga sources, Panginoon, and blessings na nag-alabot sa ila. Kamadayaw, patawad sa pasala, pagkukulang sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Soul winning was area Dayaw, Kulasi, and Libas, no? So dali lang taanay sa balita sa city kay bangos ang aton nga salakyan, kulang aton salakyan, okay? Then ang aton nga Pastors Appreciation Sunday this coming August 28 ang aton speaker, so hindi madayon Pastor Joey Reyes, pero si Pastor Ribaton available. And we praise the Lord for that. And of course, ang atong 30th church anniversary, this come, though hindi na gani kuguro, gapray pa ko sa Ginoo, pero depende, bangus ang atong building project, atong simbahan. Kay, pero kung okay man lang siya sa jury anniversary, tuloy nato ng atong anniversary. But we're still praying, kaya okay lang diri. No, was next week, mabuhusa na apat kahaligi. Buta nga tayo sa ano, sang pader, no, haluplaks, para hindi laway tanawon. Ang ara na yung problema. Guba ang CR, guba ang ang hagdan, kay wala na na hagdan sa actual nga ano, sa actual nga building naton, amo na lang ang mabiling hagdan. Iniwala na, diri na maagi yung sliding door niyo. Sirado na da, so magsunod ka, diri na sa maagi. Kay guba na da, hindi na mabutangan da sang pirtahan, bangod dako sang budang imuon. So, although dugay pa man eh, pero amo lang, ginano ko lang ang aton niya anniversary. Makatsaga pa man ta. Tapos anniversary, basi hindi na tadi magtipon. Dito na ta si Babaw, kay katunga sini, wasko na. Okay, hindi sila ka purmada karon kung may arap atop, no? So ining aton nga atop still ano na, still trust na siya. Tapos ang aton mga sina damul-damul pa na bisan nga 28 years at 27 years na, no, 28 years na tamaraw damul-damul gyapon. So ina gina-commit ko nga ihatag sa kay Pastor Ali Perez. Kay Prenyo siya, ang ila church, nakakalungkot kay dispend, I think, base milyon na guro ng ilang building. Sa amat-amat, ang sa profit chamber nila, sa ila dalikod, sa ila balay nga ginaistaran, ang ilang Sunday school room, nakano na, nakatiles sa tanan. Pahalin nun sila next year. So ang ila lang ginmapuslan, pero
Pagita na paging ang mga tiles kanugon. Ang mapuslan lang gid ang atop, ang sinila, ang ilatrasis di man di na magamit kay kawayan may laki kawayan na ilabinutang. Ang mga kisame, I don't know, mga bintana nga sliding door pwede pa na sa amula nang mapuslan nila. So amo nang gapapres sila nga makakita sila luti galing kay waygit pa available. So ihatag tani tanan sa ila. But silingon, pag makakita sila sa duta, so paslak na lang nila na yung aton niya, no? Malmahal na ang aton trusses, ang iyan ang mga kwan, parlens, ano na, tapos ang sin. So dito ko na nga i-atag sa ila. Kaya dapat sa pasi, pero ang pasi wala sila sang property nga ila. So hindi ko na pwede i-atag dito. Dito na lang na kay Pastor Ali at least kumakabakal sila luti ila gidya. Mas nami dito sa ila. Kay ano. So i-pray nyo man kay ang iban nga mga misyon naton, of course, ang mga luti hindi ila. So muna nga gapray lang sila nga sige lang pray nga makakita para nga may aras lang kong nga property. So i-pray naton ang matabo diri na ang mga senior citizen, mga first time, no? Siguro laban sa inyo, gusto nyo si ibabaw, di ba? So, pabutangan ta to sang mga electric fan parang mahangin, no? Kay maginot dito pag init na, mag alas 10, medyo ano na siya. Pero kung nami man ang hangin, bisang wala electric fan, kanami sang hangin. Pero basta gani puno sang tao, mainit gina kay lawas naton. So, ipag-pray nyo nga mabisan nga inconvenience kita, inconvenient ang aton nga pagsimba. Importante nga makasimba ta sa Ginoo. Amen. Oh. So sige lang. Importante nga may lugar kita nga mahalinan. Pero kung di pa man imano this year, okay lang. Ato lang na tiyagaan. Pero may second option man sila. Sila ni Aryong niya pasubutangan ta 10 para nga hindi kumag-ulan, tiba si ulan, basi magbina, ay namiyo lang ang pagbutang ko, no? Bulaykan lang sa kawayan, butangan sa 10 gamaayo. So sili ko, kuna muna, gusto ko di Gyapon, no? Mas manami, importante, ang diring aside, pakatuda, hindi matandog, no? So nami man na para mga mahinig sa likod, hindi, antos ka muna sa likod. Kung mag-ulan ko, di basa ka mo. Okay. Pag-pray naton. Alright, so di kita magadugay, magatindog tapalihog as we dismiss our service tonight. So don't forget, sang aton nga service is coming Sunday. So ang ka-invite, mag-imbita ka mo, pag-pray naton na maging mabinungahon. Okay? Lagay natin ating kamay sa kanang dibdib at sabay-sabay bigkasin ang pangako. Pangako, Panginoong Hesus. Ang aking pangako sa Panginoong Hesus, ipamuhay ko si Jesus bilang aking tagapaligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng aking problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayaman man, ang lahat ng awa at biyaya tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Sige, mga muya kita. May gugmao na may o Diyos, tagiyas ang mong kabuhi. Madamo salamat o Diyos sa privilege na ginghatag mo sa amon. Makatipon para sa kadayawan kay mayaan si mong pangalan o Diyos. Madamo salamat Ginoo sa paggamit kay Pastor sa pagdala sang minsay o Diyos sa kabuhi ni Jeremiah kung ano ang kabudlay na ginghatag niyang iya kabuhi sa ministry naging pakatiwala mo kung Jeremiah Ginoo. Kabay, hindi minsahe amon na batian, magpabilin sa amon hunaunak tibason, mag-grow, mag-increase ang amon spiritual life. Magpabili namon gugma, magpadayon pagpangalagad si mo Ginoo. Holy Spirit, ikaw mag-work, ikaw mag-empower si amon Ginoo. Magapauli kami dalang kalipay, pagimaya si mo pangalan na ma-apply namon ini sa mong kabuhi. Dala kami sa Domingo sang adlaw Ginoo para sa pagdayo pagimaya si mo pangalan. Patawa pagkulang pagkasala in Jesus name. Amen. And all the people say, yeah. Good night. God bless your heart. Have a good night day. Have a good night.
Tall choir members, panlugkatan na sa opyanhan, magasugod kita sa pag-practice. Salamat.